Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa channel natin, ano? Bombastic. Okay, so ito po ay experiment lang natin, ano? So, kung makikita nyo, si OCL at ginamitan natin ng positive collector output, ano? So, common collector yung ano nila. Papuntang speaker, ano. So, ito yung collector system output amplifier. So, ang gagawin natin ngayon ay experiment natin sa amplifier. So, ito ay lalaruin lang natin kung ano mangyayari, ano. So, buo nga siguro ng kalikutan ng pag-iisip ko na rin, ano. So, kung makikita nyo yung heat sink ay nakakabit sa ano. So, try kaya natin lagyan ng tubig, ano. Ano mangyayari? So, laro lang naman ito. So, lagyan na natin ng isang balde, ano? Isang balde, isang tabo lang muna. At the same time, nakamonitor tayo sa DC offset, ano? At saka sa BBE. So, titingnan natin. So, hindi ko pa alam ano mangyayari, ano? So, ganun talaga. Kung masira, di masira. Ano? So, ganun talaga kailangan mag-experiment. So, okay, lagyan na natin ng tubig habang ito natugtog, ano? Kinulang pa tayo ng tubig, ano? Hindi naman nasira. So, wala naman nagbago, ano, mga kaibigan? Wala naman nagbago sa DC offset at saka sa BBE natin. So, mababa lang din, ano? Siguro dagdagan pa natin ng tubig, ano? Mas maganda. So, kuha muna ulit ako. Okay, so ilagay na natin yung pangalawang tabo, ano? So parang may kunting pagtaas lang konti sa ano, no, BBE natin. 2.7 na nga pala kaagad siya. So, try natin. Try natin yung kabila, ano? Sukatan natin yung kabila. Bibiin ang kabilang polarity, ano? So, 0.8 din yung isa, ano? So, may naka-stable na kaagad. Ano? May naka-stable na kaagad na, mga kaibigan. So, pero natugtog pa din siya, no? So, wala naman akong naririnig na kunting
ano sa audio, ano, kung pumangit ba o ano, wala pa akong napapansin. So ayan yung DC offset natin pala, medyo umangat na konti, ano, yung DC offset natin. So try natin na, pero mababa lang din yan, ano, 30 millivolts lang. So nag 30 millivolts na siya. So try lang din natin na i-zero siya. Ayan, so almost zero. Zero na nga, no? So try natin na taasan ang supply. Ayan, so nag 1 millivolt na yung ano, no? Bibiin natin. So parang napansin ko kumukulo, eh. Adjust ko lang yung ano na, bibiin natin. Ah, yung ano, DC offset, zero ulit. So, ayan. So, ayan. So, parang kumukulo yung ano, mga kaibigan. May parting bumubula. Ano, bumubula sa heatsink. Yung ano, no, bumubula yung mga paa. So hindi ko alam bakit bumubula, ano. So experiment lang naman natin ito, eh. So maganda pa rin yung palo ng DC offset. Naging 1 volt na yung BBE voltage natin. So, hindi ko naman maramdaman na umiinit, ano. So, parang, so, siguro, umiinit na rin siguro talaga yan. Kaya bumubula. Ano? Kasi 1 volt nga naman, no? 1 volt yung BBE. So, so okay lang sa ano, bumula, ano, ana magmabasa, hindi ano critical. Huwag lang sa ano, huwag lang dito sa driver stage. So ayan, puro bula na, ano. So try kaya natin lagyan ng asin, ano, kung ano mangyayari. Lagyan natin ng asin, ano. Hindi kaya sumabog ito sa mukha ko. Yun, lumaran lumakas ng ugong, no. Nagkaroon ng ugong. Nalagyan ng asin, ano. O hindi mas, hindi maganda na may asin, ano. O, lumalakas na yung ano. So, gumaspang din yung tunog, ano, mga kaibigan. So, lumakas yung, ano. Uy. No, lumakas yung ugong konti. So hindi na maganda dahil ano, no. Uy, umiinit yung tubig, nilagyan ng asin, ano. So hindi maganda na haluan ng asin, ano. At para nagkaroon ng kulay puti, ano, dun sa tubig. Para nagkaroon siya ng parang kulay gatas, ano. So hindi maganda na lagyan ng asin yung ano natin, tubig. So kaya ko lang inaano to, mga kaibigan. So may ano sana tayo, ano, kung pwede na natin lagyan ng parang cooler yung ano natin, heatsink, ano. So
So, pwede rin pala siya lagyan ng konting tubig, yung heat sink lang siguro, ano. So, pwede siguro talaga siyang i-ano. Okay, so try natin na patugtugin ulit sa low voltage na lang tayo, ano. Yan, may ugong na talaga, ano. So, may ugong talaga siya. Pero natunog yan, natunog. Ha? Natunog pa siya. So siguro try natin na palitan ng tubig, ano, na walang asin. May ugong siya nung nagkaroon ng asin eh. At tumaas yung ano natin, DC offset. Okay mga kaibigan, so naalis na natin yung heat sink doon sa pinaka ano, no? Pinaka ano natin, swimming pool. So medyo basa-basa pa, no? Yan, no? May tubig pa, no? So punasan muna natin, ano? Para hindi siya magtulo-tulo. Hindi mabasa yung lamisa natin, ano? So ayan. Pwede na sigurong alisin, ano? So, medyo basa pa rin talaga yung ilalim niya, ano? Ayan na. Medyo basa pa talaga. So, try lang natin, ano? So, testing natin ulit. Testing natin ulit si amplifier, ano? So, mamonitor natin ulit yung BBE natin. Ayan, may power na. So, ayan, bumalik siya ulit sa dati, ano. So, bumaba ulit yung BBE natin. Ayan, almost, ano na lang, ano. So, sa 2 volt tayo. So, ayan, 60 millivolts na lang bumababa pa, ano. So, ayan, i-warm up muna natin. So, yung DC offset niya, okay naman, ano? So, 13 millivolts. So, akyat tayo ng voltage. Ayan. So, akyat tayo, DC, adjust lang tayo konti. Lang sa amplifier na medyo mabasa lang siya, no? Sa output stage. So, ang critical lang pala dyan pag nahaluan ng may asin na, no? So, parang nagkakaroon, nagiging conductor yung ano natin. Nagiging conductor yung tubig na, no? Naglolo resistance. Kaya umuugong, ano, umuugong na. So, meaning lang nun, nagkakaroon na ng DC signal sa speaker line natin. So, siguro, kung yung tubig na nagpo-flow, ano, or dumadaloy, okay lang, ano, yung, ano, na, yung heatsink output stage natin. Okay lang na mabasa. Pero ang critical talaga na hindi pwede mabasa yung differential, ano? Yung driver board natin. So, yun lang. Share ko lang sa inyo na ano, no? So, yun lang ang ano natin na delikado pala kapag may asin na tubig, ano. At nalalagay sa alanganin yung amplifier natin.